Kahit halos araw-araw ang pag-ulan, kapos pa rin daw itong maituturing. Epekto raw ito ng nagbabagong global weather pattern. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Francis Orsho. Napapadalas ang malalakas na ulan nitong mga nakalipas na linggo. Siyempre, rainy season na. Pero ang ibinubuhos na ulan, kapos naman. Sa inilabas na datos ng PAGASA mula June 1 to 13, lumalabas na mababa pa sa normal average ang bumubuhos na ulan. Partida pa yan dahil nakakastranded sa lakas ang mga pag-ulan. Sa mapang ito, makikitang namumula ang halos buong bansa. Ang ibig sabihin po niyan, way below normal ang rainfall. Maaring nasa 0 to 50 millimeters ang dami ng ulan na naranasan from June 1 to 13. Tanging ang mga probinsya ng Palawan, La Union at ilang bahagi ng Pangasinan ang nakaranas ng near normal rainfall. Kumbaga, panormal na pero hindi pa rin talaga. Historical daw ito kung maituturing. Sa nakalipas kasi na tatlong dekada, mas malalakas ang ulan sa parehong buwan at petsa. Yung way below normal natin na from June 1 to June 13 ay binis po natin sa ating climatology. So sa ating climatological normal, yung from 1991 to 2020, mas mataas po yung ating tinatawag na threshold sa mga pag-ulan. Kaya po yung lumalabas sa ngayong taon ay mas mababa po kumpara sa mga taon, sa average ng mga taong ngayon. Paliwanag pa ng PAGASA, mababa ang rainfall dahil sa malamig na sea surface temperature sa Philippine Sea. Para kasi magkaroon ng mas maraming pag-ulan, dapat ay mainit ang tubig sa dagat. Kaya ang malamig na temperatura sa karagatan ngayon, indikasyon daw ng nagbabagong global weather pattern. Isa sa mga pinakapinakikinabangan natin sa maraming ulan ang steady na supply ng tubig sa mga dam. Kaya naman ngayong kapos ang buhos, nananatiling malayo sa normal high level ang level ng tubig sa angat na siyang nagsusupply sa Metro Manila at ilang karatig probinsya. Araw-araw rin nababawasan ng tubig nito kahit pa nakapagtatala ng pag-ulan sa lugar. Kaya ang current water level ng Angat Dam na 187.20 meters ay 7 metro na lang ang layo sa critical low level nito na 180 meters. Sa mga pag-ulan na ito na mga naranasan natin ng mga nakaraang araw, nadadagdagan po yung level ng ating mga dam. Although hindi pa rin ito malalaking mga changes, maliit pa rin yung mga changes. Samantala, habang lumalapit ang El Nino, nakikita ng PAGASA na mapapadalas at mas lalakas ang habagat. At dito inaasahan ng PAGASA na magkakaroon ng pagbabago sa average rainfall ngayong rainy season. Mobile journalist Francis Orsha po, hatid ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.